everybody. So right now we're at Delsis, Kainan, and Rizal, and I'm with Pauline here. So, pumunta siya sa bahay kanina. Ikot lang. Dito lang isang muna sa Aurora. Aurora subdivision. So, this video, guys, would be a follow-up about sa naging Sierra Madre Loop namin and our first ever century ride, which is 100.5 kilometers na ride namin. So, well, initial thoughts for me, nakakapagod. Yeah, obviously, sino ba naman hindi makapagod na hindi naman ako pro na cyclist, or I don't even consider myself na talaga enthusiast na talaga. And 100 km is too much, pero nakaya naman siya. Mahirap magpedal, lalo na sa Sierra Madre kasi paakyat siya, and at the same time mahaba. Like, hindi naman siya ganun ka-harsh na elevation, pero yung akyat niya is talagang gradual increase. So, I think from the Strava app, ito yung makikita niyo sa Strava app dito. 1,500 meters yung elevation namin from sea level. So, so ganun kataas yung binike namin. And more insights, guys, is that talagang na-push yung legs ko. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko pa siya na-feel. Pero nung kinabukasan, doon ko na-feel na masakit yung legs ko. Pag i-stretch ko yung paa ko, ramdam ko yung pain sa my calf. Talagang yun yung na-feel ko on that ride. Hindi din ako masyado nakapag-vlog dun, guys. Sorry. Kasi, talagang napagod. Nakakapagod. Si Paul nga, yung isa namin kasama, talagang nung binangona na kami, uwing-uwi na. Kahit simple na angat dun sa may SM Angono, ayaw na niya. Ayaw na niyang iakyat kasi talagang nakakapagod siya. Both kami ni Paul, yun yung pinakamalayo namin. And talagang na-push yung legs, na-push yung bike ko. And to the point na napudpud na yung gulong. Umalis kami ng 5:30 sa bahay. Hindi pa pudpud yung gulong. Yung gulong ko is okay pa. And then ngayon, biglang napudpud na pagkatapos. So ayan, yun yung picture ng gulong, guys. Tingnan nyo. Diba? Talagang gamit na gamit. Although masaya naman kasi napudpud siya due to yung gamit na gamit talaga. So, ikaw, Pao, ano bang may mga insights ka ba pa sa century ride natin? Prior ba doon, ano yung long distance? Yung 70 natin, yung tanay. So, to ano yan? To Marco Resort. Kaysa nagmamarko tayo. Hindi kasi yun. Hindi kasi yung ano lang naman dyan, nagpahirap. Kasi, hindi naman na ni bigla, sa totoo lang bigla lang talaga yan. Kasi, busong-buso lang talaga yung plano. Yes. Tapos, pinamaps ko sa kanila, sabi ko, check nyo yung share ako ilan. Less 30? Ano na lang? Oo, 30. Nakalimutan ko ilan, basta ang naging pagkasabing gano'n sa ikaw, sige, ano na tayo. At naging legit siya naging mudo. Kasi, yun nga, yung first plan is busong-buso lang. Tapos, wala, naisipan ko lang mag-ano. Kasi nandun na eh, malapit na yun eh. Yun na yun actually. Konti-konti na lang. Dadaan ko lang na konti pa. May mga few tons pa madadaan. Then another thing, feeling ko lang bigla lang talaga. Kailangan kasi ng series of siguro mga 80 plus rides. Tsaka ano yung kung pag mag-share kasi, di ba awan niya? Hindi naman sobrang harsh na ahon sa share. Friendly yun, kasi ang problema lang doon sobrang haba kasi. Unlike for example kanina, may nakit tayo. May ikli lang yun kung titignan ko. Sobrang ikli lang yun, pero sobrang taas lang ng gradient. Mga 12% po lang. Pero what I'm saying is yung kung sa gradient ng ahon, mas masarap angunin yung mahaba na mababa lang. Kasi okay, endurance yung laban eh. Kung well-developed naman yung
legs mo, hindi camera. Tsaka feeling ko nga, maganda kung naranasan mo, ikaw muna, ikaw ah. Ayun ni Paul. Ayun, ano, puntahan ni Paul. Ikaw, maganda kung nakapag-windmill ka muna. Kasi yung windmill, gano'n. Ahon yun. Ahon dire-direcho. Tapos pag dire-direcho pa natin yun, pa... Pamabata kasi yun eh. Maganda sana din dyan. Kasi tinitignan ko pa may series of anin eh. May mga series of tropa kong tinitignan na maganda sana muna dun muna prior tayo nag-share. Pero kasi loop din kasi yung Sierra loop. So may bragging rights ka na doon. Bragging rights na. First loop nga. Tapos not yung really, first loop. Not really bragging rights. Pero parang pang portfolio mo na parang napunta na ako dyan. So ayun. Tama-tama din naman yung sinabi ni Pao. Talagang sunod gears. Sunod na yun tayo ma-issue sa gears. Tingin ko na, never magiging problema na isa si Gears na yung gear. Kasi, nakadepende sa legs. Nasa ano yun eh, nasa nag- wala sana kumbaga sa ano eh. Sa engine. Nasa pumapana yan eh, wala sa mismong pana. Yun sa end ko, naka 8 speed ko sa end. Naka 9 speed ako, tapos, at least 28 mil. Not really 28, siguro mga 32. Or 34. Actually, 36. Kasi road bike lang naman ako. Sa 8 speed mo yun. 8 speed yung nag-utilize mo. Tapos yung pang 9 speed mo. Huwag lang nakakit pag walang wala ka ng 34. Siguro, kung sa conditioning ako yung condition sa atin. Lagi kang mapapasok na nagbabay. Kasi bike to work ako eh. Like every day, pasok, uwi. Mileage ko, 36 kilometers ako. Like, hindi na lang masama. Pero yung ganung klaseng ako, hindi ako ready for that. Di ba may part doon tinutulak ako? Tulak kasi wala. Hindi talaga. Di, kasi ano yun eh, not really na wala na. Parang iniisip ko kasi yung pa-uwi. Pagka ganyan kasi nag-endurance ride ka. Like mahaba, parang malator na. I-reconsider mo dyan yung pag-uwi. Hindi pwedeng tira ka ng tira. Nalala mo diba dati lagi talaga ata sinisita? Kasi pagka tira ka ng tira, wala. Matutuyo ka sa pag-uwi. Hindi ko masipol. Kuya, parang gusto ko nang mag-tricycle. Not really. Ngayon naman, hindi naman sa... Hindi naman kasi tumitira si Paul. Nag-facing si Paul eh. Pero siya kasi, ano, ako, wala na kasi siyang recover. But nung nagaya akong kumain, tsaka lang siya nag-recover. Hindi naman, hindi siya nag-recover ng yung kain natin matagal. Yung pinahuli natin kain, yun yung recover talaga. Sabi ko kumain ng marami. Hindi malaki. Tapos kita mo, naahon ko yung karton. Naahon niya yung karton. Nauna pa nga siya sa atin. Hindi naman mabilit yung karton na yan. Intimidating lang yun kasi pagod na siya. Kaya nga, di ba, yung kahit sa binangonan, ayun, ano, sa may SM muna na akit. Dali-dali lang. Oo, madali lang yun pag hindi ka pagod eh. Pero pag pagod ka, nagiging iba yung ganun na angat eh. Iniisip ko sana, makapag-windmill tayo. Kasi yung idea lang sa basa windmill, yung gradual na ahon. Tapos, ano kasi yun eh, parang pang ano, friendly siya, hindi siya sobrang masakit. Tsaka ano yun? Magandang mag-bike kasi talaga naman yung nakakasabay. Nalala mo diba nung time natin? Tanghali na tayo nun. Sobrang tanghali na natin. Ako yun eh, super late ako nun eh. Pero tingnan natin. Mayroon sa maganda dito sa may halahali. Ay, hindi sa halahali. Paglagpas na naman. Yung sinasabi ko sa'yo. Nahalan. Pwede natin puntahan. Bago magbabitak yun, nalimutan ko eh. Common na puntahan nyo ng mga nagra-ride pag weekend ng mga taga Manila. Nalimutang yung term eh. Sasabihin ko sana bungabon kaso nervous yun pala. Nalimutang yung term eh. Hindi ko na alam. Pero chinat ko na sa yun. Ano maganda yun? Bago magpabitak. Pero kahit mabitak ko na. Ganda sa mabitak eh. Hindi. Parang tipo, parang ano. Parang share yung... Pero yung ahon niya, hindi ganun ka-harsh sa ganyan, yung kanina. Hindi yun. Hindi, mala Sierra Madre. Mala Sierra Madre.
sa Mabitak. Maganda sa Mabitak eh. Tapos pag after na Mabitak, mga ano yun, less than 100 yung Mabitak na yun. Mga tseta siguro ang gano'n. Okay. So, thank you. Hindi, mas malayo pa eh. Gusto mga paglago na gulot. Kasi ako, gusto ko rin mga paglago. Oo, kasi na, madami na kapatang. Kalintayin natin si Striker, kaya guys, don't forget to like and subscribe. Para ma-monetize siya. Para ma-monetize na, makabili na tayo na Striker natin. Mountain Peak Striker. Or kung may recommended kayo na other bikes, actually, yung nasa isip ko ngayon is Mountain Peak Striker or Sunspeed Astro. Yun, yun yung dalawang... Upgraded. Yun yung dalawang plan ko na... na gustong kung sasakit ka mag-astro ka na. Ang carbon, Mars. Pero disc, ay pero rim. Pero mas mura yung Mars sa Astro, diba? Ay, Mars na lang ako. Ay, okay na po, thank you po. Mars na lang ako. Mars. Carbon fork eh. Advantage mo din yun, mas mag-astro. Oo, pero hindi kasi habol ko ngayon mag ano yun? Ano kasi eh. Tirang, tirang eh. Aero de siguro. Hindi, mas aero yung ano. Alam ko mas aero si Mars. So, sa... Ayun lang pala yung difference nila. Rim lang pala si Mars. So, that's it guys. Thank you for watching. So, that was our insight for our 100 kilometer ride. The Sierra Madre Loop. So, we're here at Dennis's right now. And kakain na kami. Thank you po for your insights. So don't forget, guys, to like and subscribe. Bye-bye.